Mildred Ople. I'm 24 and I'm a full-time starfish thrower. Ago in March 2008, we have a group of friends na dating mga student leader din dito sa Hagonoy, Bulacan. And after 10 years, we thought of going back and giving back to the town. So nagsama-sama kami, natagpuan namin ang bawat isa na nandoon yung pagmamahal at nandoon yung kagustuhan na maglingkod at ibalik muli sa bayan namin pinagmulan yung dati namin ginagawa bilang mga student leaders. Naisip ko na pagpala yung mga kabataan, yung enerhiya namin, pinagsama-sama namin para sa isang makabuluhang gawain, malaki pala yung maaaring maidulot na pagbabago na positibo sa komunidad. Young Leaders Program ay isang programang ginawa ng mga kabataan para sa kanilang mga kapwa kabataan. Ang hangarin namin, sana dumating yung panahon na yung mga kabataang nag-undergo ng leadership training ng Haini ay sila yung magiging agents of change na naroon na empowered sila, na mayroon silang kakayahan na magdesisyon para sa sarili, at naroon yung hangarin na makapaglingkod at makatulong sa komunidad, yung tinatawag nating community development. Eventually, there will be critical mass of servant leaders in the different sectors of society, particularly in the town of Hagonoy, na mag-a-uplift syempre ng estado ng pamumuhay ng mga kapwa namin Hagonowenyo. Isang servant leader ay may vision. Alam niya yung konkretong tinatanaw, yung gusto niyang papuntahan or patunguhan. So para sa amin, yung servant leadership ang pinakamahalaga na guiding values ng mga kabataan ngayon na nag-undergo ng training sa Hagonoy Young Leaders Program. Kasi sa Youth Leadership Development Training, ang resulta, 5 hanggang 10 taon mo pa makikita. Kung yung mga mamamayan ba na nag-undergo ng training na yon ay nakatulong sa sektor na kinabibilangan nila. And maybe that's the greatest reward if in case in the future, you will meet the next mayor, the next supervisor, the next education leader, or the next business leader na isang high leap or na isang high leader. With us.